Sari-saring spekulasyon ang pagkamatay ni JV Sebastian lalo na't walang autopsy na nangyari. Si JV ay isang inmate na tumistigo laban kay Senator Laila De Lima kaugnay ng di umano'y papel niya sa Bilibid drug trade. Kamakailan naglabas ng video si Herbert Colanco at sinasabing gusto siyang ipaligpit kung kaya tumihingi itong ng saklolo sa gobyerno. Umamin din si Colanco na mayroon siyang matibay na pinangahawakan laban kay De Lima. Kaugnay ng pangyayaring ito, panibagong testigo na naman ang lumutang ukol sa pagkamatay ni JV Sebastian. Hello. Ay, magandang hapon po, kuya. Ah, magandang hapon. Apo, hindi ko na po tanongin yung pangalan mo kasi yun ang sinabi ni Kuya Hobart lang ko po eh. Oh, salamat. Apo. May konsyerno sa sinabi na po at yung tungkol sa next week nagpapalipad na naman sila ng buwan balita na kalap naman namin doon sa buwan sa kanila na ipapasok din sa next week. Opo. Oo, tapos yun nga. Nasabit nila rin sa nakuhan lalo na kay buwan po. Yun ang magpapasitin. Opo. Kaya sana, sana matulungan yung kanila maagapan natin. Kuya, nandiyan ka na kuya. Natanong ko yan dati kay Kuya Hobart, totoo ba na nag-positive si JB Sebastian sa COVID-19? Si JB Sebastian, nag-positive sa rapid test. Kaya alam mo naman yung rapid test, sila no, kontrolado nila yung mga kuha. Ang gusto talaga, before naman tayo si JB, nakausap ko pa yun. Kasi nagpapatulong nga na kuha na matulungan sila ng mga fiscal namin at kasama na namin sa atin yung nag-witness na yun natin yan. Umamin din sa lahat ng mga sinasabi namin dito. Opo. Sa mga akusasyon laban din ito sa Rede Lima. Opo. Kaya hindi nagapan dahil sa mahina ang dalaw ng ating mga fiscal. Kaya nagapan, nakabutan siya. Wala talagang sakit yun. Opo. Walang sakit yun. Ah, ibig sabihin, nilalabas lang na nag-positive. Nilalabas. Pinalabas lang yun na nagpasipip at namatay sa COVID. Pero kuya, meron ba kayong hinala kung sino ang nasa likod dyan na pagkasabing positive si JB Sebastian? Yung building po din kasi kontrolado na ang namumuno doon ang residence. Hindi tayo pwede sila mag-random na mag-rapid test. At yung buwan, sila lang din ang nakalam kasi kasama sa doktor na si doktor ng buwan si Interim na kasama si yung kid doktor doon sa IPC ay everything din din. Opo. So, hindi pa kontrolado ng DOE ang buwan o ang IPC kaya sila lang ang nagka-rapid test at sub-test. Sila lang din nakakalam kung sino yung ipapasitin nila. Opo. Kaya natin si Raymond Dominguez yun. Mga target nila kaya nagsama-sama sila doon. Yung si Raymond Dominguez at si Batang Arellano yun ang buwan yun ang mga witness sana kung naimbestigahan yung pangyayari kay JB Sebastian. Nagsabi na yung ang lakas na nagpo wala pa nga si JB bakit hindi pa sila binabalik sa buwan na palagi silang pinapakakuha na balik sa building of fame pero hindi talaga na ibalik agad. Kaya nagwawala rin si JB kaya pinasipay siya ng buwan. Ang nakasign kasi doon sa ano, hindi rin si JB doon sa kain hari. Yung secretary doon sa Mr. Pumpa, PCRPO, mga pag-itong PCRPO ng ano doon. Opo. Sa sign na mga nagpumulat sa mga rin nagpumulat sa mga doon. Opo. Kaya yun, nung ibinihahin nila, ang sabi nila, ito, nung umaga na yun, ito talib na ito, hindi sa parang sa Pumpa. Pero dadaan muna ng buwan, hospital ng MPP para imedical, pag-ibalik sa buwan. Okay. So yun, doon na dinali yun, sa ambulance na dinali yun. Ah, pinatay niya talaga? As in, pinatay lang siya sa ambulance? Oo, yung ano na, nung urat nila yun. Opo. Pinatay siya. Pero kung yun nung nabubuhay po ba si JBC ba siya, may mga kinikwento po ba siya? Marami siyang naikwento sa akin. Opo. Alam mo si JBC ba siya, ginamit si JBC ba siya sa tira po sa dapat. May soap, mas noon, yung pagmane. Si JB Sebastian ang ginamit. Actually, yung pangyayari na yung
din kami dito. Si GB para sa support nila doon. Kaya kinumpronta ko nga si GB noon. Kinumpronta ko sila doon, nakatulti nila. Okay. Ang ginawa mo yun. Kasi ang ginawa nila, naging kaibigan nila si Bantag at GB. Saruhan, ganun. Nakatulti okay. Na siya doon. Niregalo-regalohan ni GB ng mga alak yun sila. Saruhan, saruhan. Yun din ang ginawa nilang negosyo doon sa ano. Ah, kuya, speaking of Rojas, sino po itong Rojas na to? Rojas, yun yung super na ginawang superintendent ni Bantag. Galing din sa BGMP yan. Okay po. Siya naging superintendent noong panahon na namatay dito. Opo, akala ko ma-Rojas ay impala, iba. Iba. Opo. Rojas, galing sa BGMP yan. Opo. Tapos nung naging konektado na nga si GB doon sa Juan, si GB dapat ang gumawa sa senaryo doon, nagpadala siya ng mga sila doon sa tinding portrait para pag-away-awayin kami doon sa Juan. Pero alam na namin na ang plano nila, pag-away-awayin kami doon sa tinding portrait sa katito mga witness. Para pag nag-away-away na doon, responde yung mga witness. At doon na naman, ang mga buhay, gano'n na dahil yung mga na naman doon. Plano talaga. Pero hindi nila nagawa dahil hindi na kami mahugot dito sa kampo dahil nga sa kailangan pang ipaalam ng DOD, hinanapan sila ng papel ng PSP. Kaya yun ang nangyari. Hindi kami nakuha ito. Opo. Ginamit nila si DB pagpahalta ng mga tao doon na 14 tuban tulad ni Sarbintan i-alta sa DGMP at building 14 ng DGMP, di ba? Opo. Magpapayad ng 5 million yun. Tapos pagdating sa maximum, kailangan mong taro yan ang tuga para pamot mo din sa mga tao ni Kuha, tao ni GB, mga bata ng GB. Kaya yun, maraming alam din yung talsin na pinatay din nung mag-riot sa Dilipid. Yung district din na riot. Nung mag-riot sa Dilipid, pinatay din si Calvin doon. Okay. Kasi marami na siyang alam, marami lang ako ang tuga doon. Okay. Ngayon po ba, ongoing pa rin ba yung sa program ng lupa? Kaya na, alam mo, sir, sabihin ko sa iyo yung totoo. Kami gusto na, kaya nag-witness kami gusto namin ang pagbabago sa Dilipid. Opo. Kaya nag-witness kami laban kay Secretary Dilima. Opo. Dahil sa grabing corruption niya na lumaganap ang droga na sinentralize ni GB noon. Opo. Sa matanita din sa akin, hanggang ngayon sa mga OSA to, ongoing pa rin yung illegal na drug sa Muntin Lupa. Sampung duble. Nako! Duble. Ang droga ngayon. Nako? Muntin Lupa. Saka ang ano kasi, ang pangit kasi, gusto nilang pumatay na mga naglalaro sa droga. Pero sila rin ang nag... Sampung duble daw ang illegal na droga na pumapasok sa New Bilibid Prison. Ayon po yan sa kasamahan ni Herbert Kulangko na ayaw magpabanggit ng pangalan para na rin sa kanyang seguridad. Narinig nyo? 10 doble daw ang ginagawa na illegal na drugs. Mga tao na maglaro ang droga para makapagbigay sa kanila ng buwanan. Ano mo mabuwanan ngayon ng mga kumander? Hindi nangyayari sa amin noon. Ito, bawat kumander may parating na payola sa namumuno doon. Halimbawa, kumander ako, kailangan makalikom ako ng pera na ipili kong ipamigay sa namumuno. Ayon sa kanilang allegation. Ako isa kong kumander dati sa Pilipin, isa sa pinakamalaking kumander. Pero hindi ko naranasan magbigay ng 2 million, 1 million. Ngayon ganyan ang buwanan ng mga commander. 2.5 ang pinakamalaki sa PCP. No. 2.5. No, 2 million sa PCP. 1 million yung mga maliliit na pangkat. Ganun ang buwanan. Tapos sa Chinese, may negosyate nila noon. Pero hindi pumayag ang mga Chinese kasi 20 million naman. Hindi nila kaya. Kaya ngayon, 7 million ang negosyate.
kaya mga training niya, pinakagawa na naman. Para na naman kuhan ka. Yan. Open na silang lumabas-labas pa. Hanggang ngayon siya tuloy-tuloy yun. Ang nangyayari na yan. Opo. Eh, ang masama talaga ngayon, pumapatay sila ng mga walang kalaban-laban na imbis na sila magprotekta sa mga binabantayan nila. Pinipirahan nila bago best. Opo. Tulad na lang ha. Halimbawa ko, itong grupo lang nasa 14, nasa 5 hari. Opo. Pinaparequest nila ng kuhan. True Kariki ha. True Kariki Bautista. Opo. Sino po itong Kariki Bautista? Isang bilanggo din na sinabalik mo sa akin iglesia, di ba? Iglesia sila batas. Opo. So, yun ang pinagkatiwalaan nila sa lahat ng epektos nila. Tulad ng tabako, yung alak. Pero sa Cebu, hindi. Well, hindi siya kasama dyan. Pero sa kuhan, sa buwanan, sa kanya din dadaan. Opo. Kasi yung Cebu, between GMP sa kakuhan lang, GMP sa kakumander lang ang mag-usap. Halimbawa kay Raymond Dominguez. Yun, nakunta ko pamilya ni Raymond Dominguez. Ang sabi ko, advice ko sa kanila, sabihan mo si Raymond, huwag mag-request, pabalik mo maximum 14. Para sabihin na pwede na kayo mag-request ng kuhan, balik sa maximum 500,000 bawat isa. Matutulungan ko kayo. Ano matutulungan ng tawag? Hindi, alam ng mga tao na i-alta na talaga yung mga tao pabalik sa maximum. Pinira lang muna nila. Pero noong January 3 ha? Opo. Meeting na ang mga commander. Tinawag doon sa overseer. Opo. Chief overseer na si Solita. Opo. Sinabi na ito ay napag-utos lamang kami. Napag-utosan lang kami. Pare-pareho lang tayo na may nakakataas. Eh, pag hindi natin nagawa ito, pare-pareho tayong mawawala rito. Eh, hindi alam kung anong paano mawala. Kaya siyempre ang mga commander ng bawat pangkat na nakakot din sa mga ganyang usapan. Opo. Ang sabi, pag sinong i-alta galing Building 14 na mapunta sa inyo, tapos pangtatay siya, pag sinabing go, tatayin nyo na. Kayo na ang nakakakuhan dyan. Kaya yan ang nangyari na parang wala nang kuhan, wala nang alam ang bigyan doon kasi prison na ang pumatay, di ba? Opo. Kaya hindi na sila kuhan, hindi na masasagi yung bigyan. Kasi prison naman pumatay. Kaya tulad ni Dominguez, nagbayad ng 500,000, nilagay doon sa kuhan, nilagay sa komando na pangkat, bisit kamantala, BCG naman yan. Nagbayad na, napatay pa doon sa kuhan, napatay pa doon sa komando. Opo. Kapay sila nila Batang Arellano sa dating tawahan ni JP. Yes, sir. Oo. Opo. Napanood po rin ba yung kuhan, yung Facebook ni Leon Bilibid? Hindi po, sir. Kung bisitahin mo, kasi ako, nabasa ko rin yun. 98% na totoo ang ano doon, ang impormasyon nila doon. Opo, sige po. Titrace ko po yun. Pero okay. Buong pa ba yun o patay na? Sino? Yung binanggit niyo pong pangalan ngayon, yung huli, na kung napanood ko na? Yung Leon Bilibid, account lang sa FB yun. Pero alam po, hindi niya totoong account yun. Pero lahat ng pinost niya, lahat ng isyo na nandun, totoo yun. Leon Bilibid. Leon Bilibid. L-E-O-N. Opo. Bilibid. I-google mo sir, tapos pasok ka sa Facebook niya. Opo. Nandun yun, makikita mo lahat ng kuha niya. Opo. Lahat ng isyo ng Bilibid nandun. Sino mga kuhan doon? Pasend sa akin nung link nung Facebook niya nung Leon Bilibid. Pasend sa akin. Hindi ko alam yung account niya eh. Nagbibigay ngayon ng buwanan. 2 million to 2.5 million ang buwanan niya. Kaya yun ang naman may pag-ayon. 2 million buwanan. Ang mga kuhan doon nangyayari sa Bilibid ng mga kalupuhan. Opo. Sige po kuya. Bala, ang gagawin ko po ngayon, ipaparating ko na muna po ito. Tapos, antayin na lang po ako ng tawag ni Kuya Hubert. Kulang ko.
Patuloy daw ang illegal na droga di umano dyan sa New Bilibid Prison. Di umano, ha, ayon doon sa na nagsasabi na isa rin daw siyang mayor sa bilangguan. I think, hindi ito mapupunta sa Camp Aguinaldo kung hindi nga siya mayor. Siyempre, kaya siya napunta sa Camp Aguinaldo dahil kasama rin siya sa testigo laban kay Laila de Lima. Diba? Ngayon, lahat ng nandoon na nakita natin ng mga nagtistigo laban kay de Lima sa Kongreso, lahat po ay mga yun ay mga tinagurian, mga mayor. Oo, mga leader ng mga bilanggo doon. Ngayon, guys, doon sa binabanggit nilang pangalan ni Bantag, ang pananaw ko dito, samahan dapat ng ebidensya. Diba? Madali naman magsalita eh. Madaling mag-akusa. Di po ba? Madaling mag-akusa. Hindi natin alam kung nagsasabi ng totoo itong mga kausap ko. Hindi ko sinasabing hindi totoo. Maaring totoo, maaring hindi. Di ba? Sa korte yan, malalaman kung totoo ba yung accusation nila laban doon kay Bantag. Di ba? Hindi natin alam. Minsan nga sinasabi ko, napapalibutan si Pangulong Duterte ng mga ahas.